si Mia Amatorio, ang nobya ni Jang Lucero. Siya po yung babaeng natagpo ang patay sa loob ng kanyang kotse sa Laguna noong Hunyo. Kasamang dinukot ni Amatorio ang kanyang pamangkin. At nakatutok si Jang Consulta, exclusive. Nabalot ng takot ang compound na ito sa Bae, Laguna. Pasado alas 12 kadi ng tanghali, nang dukutin ng limang lalaki si Mia Amatorio, ang nobya ng pinatay na driver na si Jang Lucero noong June 28. Ayon sa kwento ng nakasaksi, may dumating na dalawang lalaki na sinabing may dala raw silang order galing sa korte at hinahanap ang pamangkin ni Mia na si Adrian. Nang marinig daw ito ni Mia, ay sumilip siya. Nagbiis naman si Adrian. Ilang sandali pa ay may dumating na daw na tatlo pang lalaki na siyang nagbitbit na kay Mia at Adrian. Sa isang anggulo, nakuna ng litrato ang dalawa sa mga suspect na ang isa may hawak na Armalite, habang ang isa bitbit ang pamangkin ni Mia na si Adrian. Nakita ko na nga, marami na nga may mga baril. Tapos doon nga, ayun na, meron nang kinukuha doon. Tapos tinatanong ko siya yung isa. Sabi ko, sir, ano yan? Tinutukan niya talaga ako. Tapos pagkaputok niya, pinutok niya dito. Nasyak na po ako, na-stuck na po ako doon. Tapos hindi naman po namin masundan yung mga kinuha nila kasi nga talagang lahat po tinututukan nila ng baril. Sugatan ng ilan sa mga kaanak ni Mia na tinutukan ng Armalite at itinulak sa gitna ng pagdukot. Sa CCTV footage, makikitang sumakay sa isang gray AUV ang ilan sa mga suspect. Kasunod dito ang isang pulang SUV at isang itim na AUV habang papatakas. Hawak na ng NBI Laguna District Office ang CCTV. Nag-iimbestiga na rin ang Bae Police sa pangyayari. July 17, nang huling makapanayam ng GMA News si Mia Amatorio, na inaming nagkakaroon sila ng di pagkakaintindihan ng nobyang si Jang, pero maringi tinangging may kinalaman siya sa pagbatay sa karelasyon. Kasuhan mo ako. Nasaan ang hustisya doon? Kasi hindi naman ako yung taong gumawa na sa taong mahal ko eh. Hindi ako yun eh. Pero kahit na ganito yung nangyari, nalaban ako para sa girlfriend ko. Kakilos ako para makuha yung hustisya para sa taong mahal ko. Kasi hindi makatotohanan lahat ng sinasabi niyo sa akin. Apela ng ina ni Mia Amatorio sa mga dumukot sa kanyang anak at apo. Kung kukunin niyo at sasaktan niyo ang anak ko, lalo lang kayong nagkamali dahil wala ang hustisya sa inyong kamay. Parang awa niyo na po, wala pong kasalanan kahit sino sa amin. Bakit po ganito? Tulungan niyo po kami. Sisters, brothers, sons and daughters. Ang dami niya na pong napasukan trabaho. Sobrang sipag niya po talaga. Kahit si mama. Kasi hindi ko po ina-expect na mangyari sa pamilya ko to. Lalo na po sa kapatid ko. Sobrang naawa po sa kanya. Maging si Gladys Yaum, palaisipan kung bakit pinatay ang kaibigan at kababata niya na wala umanong naikwento na may nakasamaan ng loob. Masipag talaga yan. Dati pa lang, mga bata pa lang kami, minor, ganyan na talaga yan. Para sa pamilya niya, tapos nabulat na lang talaga kami. Wala namang kaaway kasi yan. Natagpo ang patay ang 34 anyos na dalaga sa loob ng sarili niyang kotse dahil sa mga saksak sa katawan noong Linggo ng gabi. Ayon sa unang nakakita sa biktima, nakahazard ang ilaw ng sasakyan habang nakatigil sa bahaging ito ng Bukal Bypass Road sa barangay Maunong, Calambas, City, Laguna. Nung una, akala po namin aksidente.
Tapos po, may nakita nga po kami nakasubusog. Alternatibong pinagkakakitaan ng biktima ngayong may community quarantine ang pag-aalok ng carpooling service. Mula sa bahay ng babaeng kasintahan sa Bay Laguna noong Linggo, bumiyahe ang biktima papuntang Maynila sa kayang ilang pasahero. Isa sa anggulong tinitingnan ng pagpatay ay pagnanakaw. Maliban doon sa pera ng kanyang kitaka, wala namang nagalaw sa kanyang gamit. Pero pinapasuri na ngayon ng pulisya ang cellphone ng biktima para matiyak ang ibang posibleng motibo tulad ng love triangle at transaksyon sa pera nito. Nakikipag-ugnayan ang girlfriend at ina ng biktima sa pulisya. Hindi namin kahayaan na mabaliwala lang itong kaso na to. Sinusuyod na rin ng pulisya mga lugar na dinaanan ng biktima na may CCTV camera na posibleng makatulong sa paglutas sa krimen. April Magpantay, ABS-CBN News. Hello, good morning! Dito ako pala, mama, nakikain. Tinola daw. Wala lang manok, Pinky. Oo, namin kayo, sabaw. Ito. Punta kasi ako LTO mamaya. Papa professional. Lakas ng tugtog ni Ma'am. Huwag kang mag-alala, makukuha rin kita. Ay, nakuha na pala kita. Kaya mahal, magtiwala ka lang. ダメだよ。イケボで。ダメ。ロリボも行こう。ダメだよ。I don't wanna fall asleep. I don't. We'll give you something better than the love you find with me. Oh, I could say that I'll be all you need, but that would be a crime. Tayong dalawa ay laging chill. Hindi ka maiistress. Pag tumingin ka, akin ka. Pwede ba na ako'y lingunin? Konting soyap mo lang ako. Ay agad-agad kikiligin.